Limang pagkain na ipinagbabawal sa Amerika. Number 1. Kinder Surprise Egg. Kung nakabiyahe ka na sa Europe, malalaman mo kung gaano kasikat ang mga tsokolate na ito. Ngunit sa USA, ipinagbabawal ang Kinder Surprise Eggs. Bakit nga ba? Dahil naglalaman ang mga ito ng mga bagay na hindi nakakain sa loob nito. Ngunit may ibang bersyon ng Kinder Egg na available sa bansa. Ito nga ay ang The Kinder Joy. Ang mga ito ay naglalaman ng isang bagay na hindi nakakain, na kung saan ay tinatawag na mga sorpresang laruan. Ngunit ang kaibahan ay ang kanilang packaging ito ay tinatakpan ang parehong kalahati ng mga itlog, upang ilayo ang mga surprise na laruan sa tsokolate. Ginawa nila dahil sumusunod ang Kinder Joy sa regulasyon ng FDA. Number 2. Foie Gras. Isang kilala na delicacy ng French cuisine, ang foie gras ay ipinagbabawal sa ilang estado ng US. Hindi maganda ang paraan ng paggawa ng foie gras, at iyon ang dahilan kung bakit ginawa itong labag sa batas ng ilang estado. Ang foie gras ay ang matabang atay na nagmumula sa alinman sa itik o gansa, at ang kanilang atay ay pinatataba sa pamamagitan ng puwersahang pagpapakain sa hayop ng feeds at taba, hanggang sa lumaki ang atay. Ito ay nagiging hindi komportable para sa mga ibon, na nagsisimula nitong tanggalin ang kanilang mga balahibo o saktan ang isa't isa sa pagkabalisa. Sana, ipagbawal na ang pag-serve ng foie gras sa ibang bansa, at sana maipatupad sa lalong madaling panahon. Number 3. Fugu. Ang fugu ay kilala rin bilang pufferfish o butete sa ating bansa, ay isang mamahaling delicacy sa Japan. Makakakita ka lang ng fugu sa ilan sa pinakamagagandang restaurant sa bansa. Ngunit napakahirap magluto ng fugu na talagang kailangan mo ng lisensya, at matinding pagsasanay upang lutuin ito. Kung ang pag-prepare nito ay hindi tama, maaari itong maglabas ng nakamamatay na tetrodotoxin pag ito ay nakain at maaaring humantong sa paralysis at asphyxiation. Bakit may gustong kumain ng isang bagay na napakapanganib? Number 4. Aki. Ang aki ay may kakaibang lasa. Kilala sa tropikal na bansang West Africa, ito ang pambansang prutas ng Jamaica. Kapag hinog na ang prutas, ito ay kinakain bilang pagkain at itinuturing na pangunahing pagkain sa Jamaica. Bakit partikular nating binabanggit ang hinog na aki? Dahil pag hindi hinog ang prutas na aki ay nakakalason nito. At kung hindi ito nahinog ng tama, ang mga lason nito ay maaaring maglabas ng labis na glucose at bumaba ang blood sugar ng kakain, na maaaring humantong sa pagkamatay. Kaya naman, kahit na ito ay pambansang prutas ng Jamaica, labag sa batas ang pag-import ng mga prutas na ito sa US. Number 5. Casa Marza. Ang Casa Marza ay madalas na tinutukoy bilang bulok na keso. Bakit nga ba? Dahil ito ay pinamumugara ng mga buhay na uod. Ginawa mula sa hindi pa pasteurized na gatas ng tupa, ang Pecker Inno cheese ay naglalaman ng larvae ng isang partikular na langaw, pinapadali ng mga uod ang pagbuburo ng keso. Matapos mapisa ang larvae, nagsisimula silang kumain sa keso at ginagawa itong mas malambot. Ang keso na ito ay inihahain kasama ang uod sa loob. Ipinagbawal ng United States of America ang keso na ito para sa kadahilan ng pangkalusugan. Subscribe to our channel! Don't forget to click the bell icon. Welcome to Siya Dazzling Facts! And mabuhay!